Noong 1890s, pinangalanan ng national hero na si Dr. Jose Rizal bilang Los Indios Bravos ang grupo nila ng mga Pinoy expats sa Madrid, Spain. Ito rin ang dahilan kung bakit na-inspire ang isang grupo ng mga kabataang Pilipino na buuin ang sarili nilang Indios Bravos Art Collective. There's a lack of representation when it comes to Filipino art and just Filipino art throughout the whole country. Mm-hmm. And that's why we wanted to make Indios Bravos as a sort of breaking that barrier between regional differences. Nagsasagawa ng touring exhibit ang Indios Bravos na sinimulan nila sa Montreal at itinuloy sa Vancouver. May kanya-kanyang estilo ang pitong Pilipinong artists na itinampok sa exhibit na ginanap sa VS Creative Lab sa Vancouver. Tulad ni Nicole na taga Calgary at isang artist na lumikha na ng mga mural, comic books at eskultura. Ipinagmamalaki ni Nicole na laking tondo siya at gusto niyang maipakita ito sa kanyang mga likha. People think that we're always up to no good, we're gangsters, we're siga, you know what I mean? That we're never amount to anything. And so it's my way to show that like, no, actually, like a lot of great people have come from Tondo. Taga Calgary rin ang mga graphic artists na sina Moe Blanco at Riley Ramirez. Makikita sa likha ni Blanco ang impluwensya ng super flat art movement na nagsimula sa Japan, habang kita naman sa artwork ni Ramirez ang background niya bilang editorial cartoonist sa Cebu. I wanted to join this group to like convert what I've learned, like all the process that I've learned, the skills that I've learned, and you know, like through this group, I wanted to kind of slowly use that and make more Filipino art. Ano mo yung nasa isip mo, ilagay mo. Whatever you think of, whatever you can draw, yun yung ibigay mo. You don't have to compare your art or compare yourself to anything to say na you are worth it. Samantala, dati nang naging magka-team sa isang live painting contest ang Vancouver-based visual artists na sina Mark Cortez at Marian Valdez. Taga-Vancouver rin ang pintor na si May Facundo na apo ni Aling Lusing, inventor ng pamosong Kapampangan Sisig. Ibinahagi nila ang hirap ng pagbabalansa sa pagitan ng dalawang kultura habang sila ay lumalaki at kung paano nito hinubog ang kanilang sining. My experience as a first generation immigrant with my family living here is that I didn't feel like I belonged here, but I didn't necessarily feel like I belonged in the Philippines either. Through my artwork and exploring these themes, I've been able to reconcile the two as to just, this is just complex parts of my identity, and simply because you were born or raised somewhere else, it doesn't make you any less than what you would be considered by, you know, the traditional Filipino upbringing. Growing up in, you know, a Filipino culture, but then I'm also living in a predominantly white community. I'm working this 9-to-5. I actually got into art school, but, you know, my parents were like, no. And in hindsight, I understand that. Kasama rin sa Indios Bravo si Selena Barcenas na nadiskubre naman ang hilig niya sa ceramic art noong panahong nahihirapan siya sa universidad. My work underlies an exploration of my Filipino identity and my childhood experiences of migrating in various cultures, including Middle East and Philippines, and now to Canada. Magtatapos ang touring exhibit ng Indios Bravos sa Calgary sa susunod na buwan. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.